Nagtrabaho si Yamato bilang part-timer sa isang pastry shop, iyon ang unang araw nito kaya kinakabahan pa si Yamato. Sa kusina ay nabanggit siya ng may-ari ng shop at ibinilin siya kay Ichinos na turuan ang mga gawain doon. Patago siyang binisita ni Teiko sa labas ng shop dahil sa pag-aalala pero na-realize nito na dapat ay handa siya sa kahit anong mangyari kay Yamato. Maya-maya pa ay nagkita sila sa park at ibinalita ni Yamato na masaya siya sa kanyang trabaho kaya nagpapasalamat siya kay Teiko sa pagpapalakas nito ng loob niya. Naalala niya noong pumunta sila sa shop na iyon at ibinida ang mga masasarap na cake doon at nais niya ring matutunan kung paano gawin ang mga cake na tinda doon. Napansin ni Sunakawa ang nakapaskil na nangangailangan ng trabahador doon kaya naman sinabi ni Teiko na subukan yun ni Yamato para maranasan naman nito ang bagay na gusto niya palaging ginagawa. Dinalhan ni Yamato ng cake si Teiko na galing sa Laser Seas na mangha doon si Teiko dahil hindi halatang cake iyon. Nang kainin yun ni Teiko ay hindi agad ito nakaimik habang nagustuhan naman ni Sunakawa ang inuming dala rin ni Yamato. Natuwa si Yamato at ipinaliwanag ang tungkol sa inuming iyon. Maya-maya pa ay naglakad na sila para umuwi at ikanwento ni Yamato kung paano siya kinakabahan sa trabaho kaya sinabi ni Teiko na kapag sanay na si Yamato sa trabaho ay bibisitahin nila ito. Nang sumunod na araw habang nasa trabaho ay hindi mapigilan ni Yamato ang sarili na manood sa pagbibake at pagdidesign ng cake kaya pabiro siyang sinite ni Ichinos at sinabi pang kung may gusto siyang malaman ay magtanong lang siya. Ipinakilala ni Ichinos ang sarili kay Yamato. Pinuri siya ni Yamato kaya umano ito napapatitig sa ginagawa niya kaya tinanong niya ito kung nais ni Yamato na maging pastry chef. Ipinaliwanag niya kung gaano kakomplikado ang magbake at hindi yun natututunan sa pagtitig lang. Maya-maya pa habang ginagawa ang trabaho ay si Ichinos naman ang napatitig kay Yamato. Nang magsara na ang shop ay tinawag niya si Yamato at sinabing sa tingin niya ay kakaiba ang paraan nito ng pagsasabi ng welcome at mabagal din itong maglagay ng cake sa box kaya pinag-iingat niya ito para hindi masira ang reputasyon ng shop at sinasabi niya yun dahil sa kanya ipinagbili ng may-ari ng shop ang pagtuturo kay Yamato. Iniisip naman ni Teiko kung nasanay na ba si Yamato sa mga gawain pero laking gulat niya nang dumating itong malungkot. Pero maya-maya pa ay ngumiti na ito at sinabing susubukan niya uli, magiging mas mabilis siyang magkahon ng mga cake dahil gusto niyang ginagawa iyon. Hinawakan siya ni Teiko at sinabing matatag si Yamato. Kinabukasan habang nagtratrabaho ay nilapitan si Yamato ng isa sa mga katrabaho niya at sinabing huwag magpa-apekto sa sinabi ni Ichinos dahil walang kakaiba sa pagsasabi niya ng welcome. Nagpaalam na si Yamato na uuwi na siya nang bigla niyang makita ang tatlong cake at nilapitan ito. Dumating si Ichinos at narinig nito kung gaano humanga si Yamato sa gawa niya. Inisip nito kung anong lasa yun kaya inalok niya itong tikman iyon. Nung una ay nahiya pa si Yamato pero tinikman niya rin naman iyon at mas lalo siyang humanga sa napakasarap niyong lasa at sinabing tanging profesional lang ang makakagawa ng ganoon. Tinanong ni Yamato kung kailan nila ibibenta iyon pero sinabi ni Ichinos na hindi nila ibibenta yun dahil sariling gawa niya iyon. Bagaman pumayag naman ang may-ari ng shop, iyon ay dahil nang subukan noon ni Ichinos na ibenta ang sariling gawa niyang cake ay hindi iyon bumenta at hindi niya matanggap na walang bumibili ng cake niya. Naisip ni Yamato na bilhin niya na lang ang cake na natira dahil talagang nagustuhan niya iyon at hindi siya papayag na hindi iyon matikman ng iba. Nagdesisyon si Ichinos na ibenta na nga iyon sa shop bagay na ikinatuwa ni Yamato. Pilit itinatago ni Ichinos na kinikilig siya sa mga sinasabi ni Yamato. Nang sumunod na araw ay napansin agad ang bagong tindang cake sa shop at agad iyong nabenta. Habang nakatingin kay Yamato ay inisip ni Ichinos na may gusto iyon sa kanya kaya tinanong niya uli ang pangalan nito. Sa labas ng shop ay muling nagtago si Teiko para hindi siya makita ni Yamato at masaya naman siya nang nakita niyang abala ito sa pagtatrabaho. Nang paalis na sana si Teiko ay narinig niyang tinawag ni Ichinos si Yamato sa pangalan nito. Nagpunta sila ni Sunakawa sa tabing dagat at malungkot na napapaisip si Teiko nang biglang sabihin ni Sunakawa na tawagin niya na rin si Yamato sa first name nito dahil sa tingin nito ay matutuwa naman si Yamato. Gumawa si Ichinos ng ice cream at ibinigay iyon sa mga katrabaho niyang babae at nang magustuhan iyon ni Yamato ay napangiti na lang siya kaya napansin yun ng tatlo. Nang magkita sina Teiko at Yamato ay dinalhan sila ni Yamato ng ice cream at sinabing si Ichinos ang gumawa niyon. Nai-insecure si Teiko kay Ichinos kaya nagsisi ito na pinilit pa niya si Yamato na mag-part-time job. Hinawakan niya ang kamay ni Yamato at na-realize niyang nagiging makitid siya gayong masaya naman ito sa ginagawa nito. Sa shop ay narinig ni Ichinos na pinag-uusapan siya ng mga katrabaho niyang babae dahil first time siyang nakita ng mga ito na ngumiti. Pero kinilig si Ichinos nang marinig na sinabi ni Yamato na kahanga-hanga siya.
Problemado pa rin si Teiko dahil iniisip niyang hindi niya matawag si Yamato sa first name nito, pero ni-real talk siya ni Sunakawa at sinabing normal lang na mabahala siya na makitang may nakakasamang ibang lalaki ang girlfriend niya. Naiisip ni Teiko na tama si Sunakawa dahil takot siyang mahulog ang loob ni Yamato sa iba. Dagdag pa ni Sunakawa na huwag mabahala si Teiko dahil isang linggo pa lang naman nagkakakilala ang dalawa kaya malabo pang may mahulog ang loob. Na-realize ni Teiko na tama si Sunakawa nang biglang makatanggap siya ng text galing kay Yamato. Sinabi ni Yamato na sanay na siya sa trabaho niya doon kaya maaari nang bumisita doon si Teiko. Sa shop ay binati ng may-ari si Ichinose dahil sa malakas ang benta ng ginawang cake nito at natuwa dahil medyo nagbago na si Ichinose na dating tahimik lang. Sinabi din nito na kung tataas ang rango niya ay makakabuti iyon para sa shop at sa karera niya. Tumating sa shop sina Teiko at Sunakawa at habang umorder ay nakatingin kay Yamato si Ichinose bagay na napansin ni Sunakawa. Nang makaalis ay tinanong ni Ichinose kung kaibigan niya ang mga iyon pero nang malaman na boyfriend ni Yamato si Teiko ay hinabol niya ito at sinabing hiwalayan si Yamato dahil sila raw ang bagay sa isa't isa. Tinanong niya kung nais din ni Teiko na maging pastry chef pero sinabi ni Teiko na gumagawa lang siya ng cookies. Agad na inisip ni Ichinose kung anong klaseng cookies ang ginagawa ni Teiko pero nagulat iyon nang sabihin ni Teiko na rice crackers dahil hindi naman yun cookies. Kaya naman sinabi ni Ichinose na siya talaga ang karapat dapat para kay Yamato. Nagulat pa si Teiko sa mga sinasabi ni Ichinose dahil minamaliit siya nito at sinabing humanap dapat siya ng babaeng kasing laki niya dahil iyon daw ang makakasundo niya. Inulit ni Ichinose na hiwalayan na niya si Yamato pero hindi niya iyon kaya. Kaya naisip nito na si Yamato na lang ang kumbensihin niyang hiwalayan na si Teiko at ipapakita niya kung sino talaga ang nababagay para kay Yamato. Nagulat si Sunakawa dahil nagpadala si Teiko sa mga sinabi ni Ichinose. Nang makauwi ay binati siya ng ate niya at napansin nito ang dala niyang cake na aniya ay galing kay Teiko dahil nagtatrabaho si Yamato sa isang pastry shop. Sinabi ni Sunakawa na hindi siya makapaniwalang mababa ang pakiramdam ni Teiko. Nagulat si Ai nang marinig iyon kaya napag-usapan ng magkapatid si Teiko. Habang kinukuha ng ina ni Teiko ang mga sinampay dahil sa biglaang pag-ulan ay agad na lumabas si Teiko para sunduin si Yamato pero lingid sa kanyang kaalaman ay isinabay na iyon ni Ichinose. Habang nagmamaneho ay humingi ng pabor si Ichinose kay Yamato dahil ayon dito ay may sasalihan siyang kompetisyon at kailangan niyang mag-isip ng tatlong orihinal na recipe ng cake kaya nakiusap siyang tulungan siya ni Yamato para manalo at pumayag naman ito. Habang tumatakbo pa rin sa gitna ng malakas na ulan ay napahinto si Teiko nang makitang dumaan ang sasakyan ni Ichinose at sakay doon si Yamato. Natigilan na lang ito sa kanyang kinatatayuan. Sinabi ni Ai na minsan ay mas inuuna ni Teiko ang nararamdaman ng iba kesa sa sarili dahil sa kagustuhan nitong mapasaya ang iba. Naglakad pabalik si Teiko at nang makasalubong siya ni Sunakawa ay laking gulat nito sa itsura niya pero dahil sa lungkot ay dumiretso lang siya. Habang nagtutuyo ng sarili ay naisip ni Teiko na mababasa rin naman si Yamato sa dala niyang payong kaya masaya na rin siya para dito. Tumawag sa kanya si Makoto at tinanong kung lumabas ba siya dahil parang nakita raw siya nito pero itinanggi iyon ni Teiko. Sa shop ay pinuri si Yamato ng kasamahan niya dahil sa pagiging magiliw niya, iyon ay dahil gusto niya ang kanyang trabaho at sa tingin niya ay marami na siyang bagay na natutunan ngayon. Maya-maya pa ay kinausap siya ni Ichinose tungkol sa sasalihan o manunyong cake competition. Niyaya siya nito na mag-iisip ng mga ideya dahil holiday naman bukas. Nang tatanggi si Yamato ay nakiusap si Ichinose at sinabi pang nakasalalay doon ang kanyang career. Samantala, nag-iisip na si Teiko ng maganda nilang puntahan bukas ni Yamato nang bigla itong tumawag at humingi ng paumanhin dahil hindi na sila matutuloy. Sinabi nito sa kanya na nagpapatulong kasi si Ichinose para sa kompetisyon kaya tutulungan muna yun ni Yamato. Wala nang nagawa si Teiko dahil kung doon nakasalalay ang career ni Ichinose. Nag-text din si Yamato at sinabing magiging abala siya ngayong darating na linggo pero napawi ang lungkot ni Teiko nang mabasa ang huling text ni Yamato. Nang sumunod na araw habang naglalaro ng bowling ang magkakaibigan ay napansin ni Kurihara ang dalawang lalaki na lumapit kay Nanako kaya tinawag niya si Teiko para patayuin sa likod niya at saka sinita ang dalawang lalaki. Natakot naman ang dalawa kaya natuwa si Nanako sa pagligtas ni Kurihara sa kanya. Nang pauwi na ay nagtanong na si Kurihara kung bakit hindi nila kasama si Yamato. Doon humingi ng payo si Teiko sa mga kaibigan kung ayos lang siya para kay Yamato dahil alam niyang may mas higit pa kesa sa kanya para dito at hindi pa lang yun nakikilala nito. Itinanggi yun ni Nanako at sinabing hindi naman tanga si Yamato at alam yun ang ginagawa niya. Sinabi ni Teiko na ayaw niyang mawala sa kanya si Yamato kaya natuwa na sa kanya ang mga kaibigan nila at sinabing sa sunod dapat ay kasama na nilang lumabas si Yamato.
Tumakbo si Teiko papunta sa shop at nang makita doon si Ichinose ay sinabi niyang hindi niya pakakawalan si Yamato at sumiklab ang apoy sa pagitan ng dalawang may gusto sa dalaga. Pumunta naman si Teiko kina Sunakawa at doon ay pinayuhan siya ng magkapatid. Samantala, pinapalakas ni Yamato ang loob ni Ichinose nang biglang may maramdaman itong kakaiba sa labas kaya ipinaubaya niya muna kay Yamato ang pagpapipe ng merengue. Nakita niya si Teiko sa labas at nagkaroon sila ng diskusyon dahil inisip niyang ginugulo sila ni Teiko kaya pinauwi niya na iyon dahil hindi siya makapag-focus. Sinigurado muna ni Teiko na walang gagawing masama ang dalawa at ibinigay ang kanyang tiwala. Sinabi ni Ichinose na makakamit niya ang gold medal sa kompetisyon at sa kanya ipagtatapat kay Yamato ang kanyang nararamdaman. At kapag nagkaroon siya ng sariling tindahan ay gusto niyang naroon si Yamato, patutunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagkamit ng gintong medalya. Umalis na si Teiko at habang naglalakad ay sinabi nitong gusto niyang manalo si Ichinose, gayon din ay nais niya ring manalo sa pamamagitan ng pagtawag kay Yamato sa first name nito kaya tinawanan lang siya ni Sunakawa. Nang makabalik ay itinuloy na ni Ichinose ang paggawa ng merengue at napahanga muli si Yamato. Doon ay ikinwento niya ang sarili niya nung wala pa doon si Yamato at sinabing ito lang ang naniwala sa sariling gawa niyang cake. Tinawag niyang kanyang muse si Yamato pero tumanggi si Yamato dahil sinabi nitong may boyfriend siya. Dahil lumalalim na ang gabi ay pinauwi na ni Ichinose si Yamato at sinabing kapag nanalo siya sa kompetisyon ay may sasabihin siya dito. Kinabukasan ay namangha si Yamato sa natapos ni Ichinose at mataas ang kumpiyansa nitong siya ang mananalo. Kiniling ni Ichinose na pumunta si Yamato sa kompetisyon. Samantala, habang malalim na nag-iisip si Teiko ay biglang dumating sa kanila si Yamato at ipinaalam na kapag nanalo si Ichinose ay may sasabihin iyon sa kanya, inisip ni Yamato baka aalukin siya niyon ng trabaho. Hindi nagtagal ang pag-uusap ng dalawa ay nagpaalam na si Yamato pero hinabol iyon ni Teiko at niyakap sa likod dahil iniisip niyang ayaw niyang mawala ito sa kanya. Tinitian niya ito at saka umalis si Yamato. Sa tabing dagat ay kung ano-anong bagay ang ginagawa ni Teiko kaya natawa na lang si Sunakawa at sinabing magiging maayos din ang lahat dahil gusto siya ni Yamato. Nagulat si Yamato dahil ipapalabas pala sa telebisyon ang gaganaping kompetisyon kaya sinabi ni Ichinose na gusto niyang makuha ang medalya para kay Yamato pero ayon dito ay huwag iyong gawin para sa kanya kundi para sa sarili niya. Tinanong ni Yamato kung anong maaari niya gawin para makatulong, nag-isip si Ichinose at nang mapatingin sa kanyang lamesa ay naalala niyang hindi niya nadala ang kanyang mga kagamitan na nasa shop. Walang maisip si Ichinose na maaaring magdala ng mga iyon sa kanya. Pinakalma siya ni Yamato at sinabing may alam itong maaaring makatulong. Agad nitong tinawagan si Teiko at sinabi ang tungkol sa problema kaya agad niyong inalam kung anong oras magsisimula ang kompetisyon at kung saan nakalagay ang mga kagamitan. Mabilis na tumakbo si Teiko papunta sa shop at agad iyong kinuha at saka umalis kahit bibigyan pa sana siya ng may-ari ng shop ng pamasahe. Nag-aalala si Ichinose kung tutulungan ba talaga siya ni Teiko. Hindi nagtagal ay dumating na si Teiko na pawis, at bago umalis ay sinabi ni Ichinose kay Teiko na huwag na munang umalis. Nagsimula na ang kompetisyon at hinihiling ni Teiko na sana ay manalo si Ichinose habang ang iniisip naman nito ay ang mapasa kanya si Yamato pero hindi nito maipagkakaila na mabait si Teiko. Napahanga ni Ichinose ang mga manunood at nang matapos ang lahat ay oras na para husgahan ang ginawa ng mga kalahok. Habang hinihintay ang resulta ay lumabas muna si Teiko para mag-CR. Nang makabalik ay nilapitan sila ni Ichinose at nagpasalamat. Gayunpaman ay sinabi nitong hindi siya actress. Maya-maya pa ay inaanunsyo na ang nagwagi ng gintong medalya at iyon ay walang iba kundi si Ichinose kaya nagpalakpakan ng mga tao. Habang in-interview si Ichinose ay humanga dito si Teiko dahil nakamit nga nito ang tagumpay. Pinati ni Yamato si Ichinose at doon sinabi nito na ipapangalan niya kay Yamato ang ginawa niyang cake sa naganap na kompetisyon at iniaalay niya kay Yamato ang medalya dahil mahal niya ang dalaga. Nagulat si Yamato sa kanyang narinig at inalok siya ni Ichinose na maging muse nito at inayang mag-date sila. Sa isip ni Teiko ay sinabi niyang ayos lang siya kahit hindi siya piliin ni Yamato at susuportahan niya lang ito kung saan ito masaya. Sa kabilang banda ay hinihiling din niyang piliin sana siya ni Yamato at manatili silang masaya. Sinabi ni Yamato na masaya siyang matulungan si Ichinose at gusto niya ang cake na ginagawa nito pero ang puso niya ay para kay Teiko lamang. Nagulat si Teiko nang marinig iyon at napatunayang hindi lahat ng bagay sa buhay ay nakikita tulad ng pagmamahal, at sapat na iyong dahilan para maramdaman ng tao na mayroong sila. Sinabi ni Yamato na isa lang siyang part-timer at hindi muse o kung ano paman, at ang nakatulong kay Ichinose para manalo ay ang sarili nitong kakayahan, sipag, at talento kaya dapat iyong pagbutihin pa ni Ichinose. Tinanggap nito ang desisyon ni Yamato at sinabi kay Teiko na alagaan iyong mabuti.
Nagkamali siya kay Yamato dahil mahal pala talaga nito si Teiko kaya ipinangako niya na lang na pasasayahin niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga cake niya. Habang naglalakad ay tinanong ni Yamato kung may alam si Teiko tungkol doon dahil aniya ay wala siyang kaalam-alam sa nararamdaman ni Ichinose para sa kanya at hindi rin niya alam kung ano ang naramdaman ni Teiko. Niyakap siya nito at sinabing naramdaman nito na hindi mawawala si Yamato sa kanya. Nagpasalamat si Teiko sa pagmamahal sa kanya ni Yamato at sa huli ay tinawag niya ito sa pangalang Rinko. Nalaman ni Teiko ang naging itsura ni Yamato nang tawagin niya ito sa first name nito at balang araw ay matatawag niya na iyon sa pangalan ng hindi naiilang. Nagsimula ang panibagong taon ng kanilang eskwelahan at naging magkaklase muli sina Sunakawa at Teiko habang natuwa naman si Amami na kalapit niya lang ng classroom si Sunakawa. Naging kilala na rin ang cake na ginawa ni Ichinose na pinangalanan niyang Rinko. Sa huli ay masaya pa rin magkakasama sina Sunakawa, Teiko, at Yamato.